Samantala Alpha Esports para sa kanilang first band, Banning Matilda. Selena, i-open ba nila dito? Siyempre, pwede nang i-open yan for Sanji to take. Pero let's see. Nako, eto nga, Lancelot ban and Alpha Esports last ban. Will this be a Selena? Of course, they won't let Sanji to get that Selena. Pero this will be a Paquito ba or Hayabusa pick for the side ng PPG. Eto na, first pick para sa PPG. First pick, PPG. Among the players, your team is picking. Ang pipiliin dito, mga tambay, ating PPG. Samantala, Alpha Esports, Hayabusa, securing for the first pick. And second pick for Alpha Esports. Second pick, Lunox! Mukhang balak nang tapusin ng maaga ng Alpha Esports ang ating bakbakan. Samantala, second and third pick for the side ng ating PPG. Second and third pick, who it would be? Lancelot. Pacquiao ba no? Pacquiao Chu, Yoshi, for the second time. Fight for my dreams. At eto nga, Yako, Yoshi, good kid, getting the Chu. Samantala, third pick tayo, Yako. Naku, sabayan to, pare, sapakan to. Naku, Yako, medyo malayo yun, Yako, ay yung sabayan. Kasi pupunta ka pa ng bayan dun, Yako, malayo yun. Eh, sabayan. Oh, eh, sabayan pa eh. Dito na lang, Yako, tayo. Huwag tayo pumunta ng bayan. Dito tayo, wag dun sabayan. Oo, oh, wag sabayan, Yako, mahirap yun. Naku, lalayo pa tayo. Tama ka naman doon. Tama ka naman. Pare, naniniwala naman ako. Salamat. Pero eto, cloud na nga mga katambay. Baban dito ng Alpha Esports. So, double core lineup for PPG. Hindi na available dito. But Esmeralda is available for them to take. Pero eto na, Joe Headband for the side ng PPG. Alpha Esports, Starcraft, sino gagamitin? Nako, delikado, Yako. Available dito ang ating... Ay, hindi na pwede. Oo, hindi. Yung ano, Yako, Barats. Hindi na. Kasi may Ib na Yako eh. Mahihirapan yung Barats dito. Pag nilapagan siya ng 4 kantos eh, sasaluhin niya lahat ng bulalakaw doon, Sir Chip. Pero eto, mga tambay. Let's see, 4th pick dito. Alpha Esports, Starcram gagamit ng Grok dito. Para kahit maipit siya dito sa 4 kantos, meron siyang way na makatakas. Pero eto, syempre, Grok, mga kaibigan. Ang napili ng ating Starcram. Pang-control ng mapa sa side ng ating Alpha Esports. Yes, samantala, eto matambay, PPG para support and last pick. Fourth and last pick for the side ng PPG. Kebs aiming to get this Alice. There we have it for the gold lane. At si Juru Aji for the core. Ling, of course, is available for him to take. And there we have it. Ling na ginamit ni si Juru Aji. Samantala, cold snap, Yako! Ginamitan sila ng sarili nila sa data. Ayan na! Give them the taste of their own medicine. Oo nga, no. Ganyan lineup nila. Yes, pero eto, complete na lineup mga tambay na ating magkabilang muna para simulan natin game number 6. Simulan natin ito in 3, 2, 1. Let's go! Sana na. At ito, syempre, pause muna tayo, mga kaibigan. At pakita muna natin yung mga cellphone ng mga players. Marami po salamat sa side ng PPG and Alpha Esports. At ito, ang Tambay League Season 16, the finals! Yes! Ako, eto, Yako, let's get back! Into the game! At ito na, Yako! Bakbakan ka! Eto na, matabay sa ating game number 6. Best
Ramirez dito sa ating bakbakan. Gigising mo yung sarili mo. Napakatinding bakbakan na ating inakita mula dito sa ating magkabilang kapitan. So, pang iniitin yung matambay. Naku, napaka-init din ang ating politikang premyo sa finals ng ating Season 16 dahil mamimigay nga tayo na isang Realme C25S. Realme ang tunay na ako! With 6,000 mAh battery, talaga walang kabitin-bitin ang iyong pagmamabal. Legend! Sa panitin yung mga tambay, punta na kayo sa Special Tambay TV. At syempre, at the same time, mga katambay, sa mga nagbabalak, nag-iisip, gustong sumubok, gustong pumasok sa liga natin, eh open na po ang registration para sa ating Season 17. All you have to do is to register dyan sa ating pin post sa Tambay TV page para magkaroon kayo ng chance na makalabad, makasubok, at makapasok dito sa ating Tambay League at sa inyo ng Tambay TV. At ito ang pakilala natin. Malalabas na players for both teams. Sports side po ng ating PPG. Nandito nga Sanji para sa kanyang IF. Gradso sa ating Pakito. Yoshi Good Kid para sa kanyang Chew Cubs. Kagamit dito ng ating Alice at si Juru Aji para sa ating Link. At ito naman sa side naman ng Alpha Esports. Ito na ba ang huling limang gagamitin nila sa laban sa PPG? Humble Kyle na Gaya Butaw. Angry Bird gumamit ng Lunox dito. Lonely RD gagamit ng kanyang Lapu-Lapu. Tard Cram gagamit na ng kanyang Grak. At syempre Cold Snap, ito di pa po uli yung kanyang Kadita. Ganda na naman ito. Nakuya ko, ito nga sabi rito ng ating Alpha Esports, let me give you the taste of your own medicine. At Kadita, sila gumamit dito. Shadow Kill has been casted dito. Sanji Delicado, he's running low, but Sanji will survive with his Eve. At ito, pasok naman si Juru Aji. Tempest of Blade ginamit dito. Tumusok, dalawang sulok. Oy! Humble Cow is down and si Juru Aji will survive. At takbuhan na mga Sir Jeep. Knockback dito from Yoshi Good Kid. But Tidecrumb, may dalang malaking bato rito. Pinalo sa ulo ng ating Yoshi Good Kid. Suntukan, dalawang post pipe dito pero hindi man nagkakabatayan yan. At bottom lane dito, Kebs running low pero makakatakbo with the flowing blood out. Laban na rito sa ating Angry Bird. Pero Yako, yung side talaga ng Alice versus Lunox, pare, talagang lugi sa early pa talaga yun. Lugi ako, Lunox ang Alice doon. Alice ang Alice, early. Kasi Yako, level 1 pa lang, may sustain ng Lunox. Okay, I see. Oh, bukod sa nauubos yung mana niya sa kanyang sustain niya ako, level 4 yung hihintayin niya. Pero eto, 4 katos nilapag dito with the knockback, sang kapunta and Kadita will fall down. Tamang knockout, blue buff gagawin dito ng ating PPG. Sang kay punta, Sir Chief Yoshi Good Kid running low. Shadow Kill has been casted pero eto na nalaglag na. Yako, dahil nga sa ating flicker out. Oy, what an escape, Yoshi Good Kid, isang one hit but he will fall down. At atrasan ng membro ng PPG rito, 2-1 in the scoreline and 400 goal difference in favor yan ng ating PPG. Ayan mga kaibigan ha, pero syempre magkano lang naman yung lamang ng ating PPG? Halos pumapalo lang ng 700 pesos lang yung lamang ng ating PPG. Syempre all goods in the hood pa yan para sa side ng ating Alpha Esports. Pero dumako muna tayo dito sa may bandang turtle. Mukhang nasa side to ng ating Alpha Esports at mukhang silip-silip lang ang gagawin ng ating Sanji, pero may manggagalik sa likod. Oy, mga kaibigan, pero nice play dito galing kay pare Cold Snap. Mga kaibigan, Yoshi Good Kid patay, mga kaibigan, at makukuha pa nga ng Alpha Esports yung first turtle sa 2-minute mark. Ako, ito yung tapos ang laban dahil ang ating Gradzu Delegado sa kamay ng ating Lonely RD, pero syempre Gradzu makakatakas dito. Yes, ako Yako, nakabawi nga rito ang ating Alpha Esports at dahil dyan, tablado, gismil, kapirahan ng ating magkabilang kunan. Gransu rito at sa plane, pero medyo duguan, kalahati ay buhay rito. Kebs as well, flowing blood out, spotted nga rito. Sa kapunta, Tidecrumb na spotted siya, no ID, no entry, lalapagad na. Pero eto, san punta, Sir Chief, flowing blood out, makakatakas ba? Uy, nag-antay pa si rito, knockback dito, coming from Yoshi Good Kid. Pero yes, takbo muna rito ang ating Alice. Dahil Yako, delikado rito ang ating Gransu, papasokan ba? Shadow kill available, pero hindi siya papasukin ng ating Humble Kyle dahil naispatan nga niya Yako dito ang ating Lingaling. At nako, delikado nga naman na pasukin niyan, pero eto na Yako, dalawang post pipe nagkulitan. Yoshi Good Kid with his Chew sa patal target from naman, may gamit ng Grak dito, pero eto na, magkakapasukan ba? Nako, pero wala pa rin yan mga kaibigan, wala pa rin nangyayari dyan dahil atrasan lang muna both teams dito. Pero Bulaga Ching 2 versus 1 dito sa may bandang ilalim, at indeed ba, walang balak tumulong muna ang ating Cold Snap dito dahil alam naman nila na hindi rin masyado magkukumit dito ang ating PPG. Babawasan lang nila yan, pero atras lang din muna yan. Parang takutan lang muna yan eh, parang ambahan lang yung nangyayari dyan.
Pero ito. Kumbaga, Yakob, matihan to, Yakob. Oo, matihan to eh. Titira yung horse. Pagtira ng horse, naku, napatalon siya yung horse to. Mamaya, clickbait pala yun. Oo, Yakob. Naku, tatandaan natin, Yakob. Naku, what you click, be responsible, ano, Facebook user, mga tama. Pero et na, si Juro Aji, nakawa na nga coin crab dito and ongoing na dito sa, top lane dito, suntukan, dalawang update na mga tabay, Kralsu, laban nga rito sa ating Lapu-Lapu na may gamit, ni gamit nga ng ating Lonely Ari. Third crab dito, may dalang malaking bato, mapapaikot dito, clear minions waves lang, called up as well. Pero eto, Yaku Kralsu, ang sakit naman ng Twin Blade siya, ako 1/4 yung bawas nga rito sa ating Kralsu. At naku, medyo level ka pa lang sa Kralsu, Yaku ha. Magle-level 8 na si Lapu-Lapu. Samantala, Granzo dito only sitting at level 7. Pero et na Yaku, sa ating turtle fight, magkakapormahan na Yoshi Good Kid with that knockback. Pero hindi pa bibitawan. Sino makakakuha? Linggaling dito ni si Juro Aji. Medyo malayo. Mukhang walang balak tumulong niya ako. Pero et na, si Juro Aji nakabang na. Pasukan na sa chips. Sino nakakakuha? Alpha Esports pa rin. And magic burst damage dito. Baksak si Juro Aji. Eto, Lonely RD na. Ipit na. Makakatakas pa yata dito. Siya papapatay. Baksak pa nga Yoshi Good Kid. Two men down sa side ng ating PPG. Naku, biglang nakaangat ngayon ng ating Alpha Esports. Mga kaibigan, hindi lang sa puntos siya, Monty, kundi sa pera din. Halos 1,600 kagad yun lamang ng ating pula laban sa Azul. At ito, syempre, si Juro Aji mukhang may balak banatan yung dos ng ating Alpha Esports. Pero dumako tayo sa may top lane dahil ang ating Alpha Esports nakabutas na ng first tower dito sa may top lane. Naku, Yaku, dito lagi na lang nalulugi, Yaku. Lagi nalulugi. Uplaning, Yaku, yung ating PPG. Kasi, Yaku, niniwanan lang yung linya nila rito. Nahihirapan sila magpag 1v1 doon sa uplaner nung kabila. Parang yun nga din napansin ko, pag iniiwanan nila, parang thank you eh, no? Kunwari, iniwanan ng, kunwari, yung top lane, iniwanan ng PPG. Parang thank you yung Alpha Esports eh, kasi mag-i-stay lang sila dun, no? Abuse sila, tapos abuse pa. Pag gank nila dito ng PPG, wala silang makukuha, balik sila sa laning nila dito, lugi na sila kagad ng konti nun. And with that continuous practice, Yaku, palaki ng palaki, kalamangan dito ng ating Alpha Esports. Tama, kung patuloy na ganun ang ginagawa ng ating Alpha Esports, eh, hindi malabong lumayo ang kanilang kalamangan. At dahil doon eh, nakakakuha ng posisyon, lalo na nandito sa may bandang top lane, yung ating second and third lord at third turtle na lalabas, mga kaibigan. Pero ito, katulad na nga lang nito, Humble Kyle, nakatingin dito, pero ito, sinipa kagad, mga kaibigan, ginamita kagad niya ng Way of the Dragon. Pero still, hindi matatakot yan, Yaku, ha? Hindi matatakot yan. Pero okay lang yan, dahil ang Angry Bird dito, nadali na. Yes, Yaku, at nakabasag pa nga ng tier 1 turtle dito sa bottom lane, mga tambay, ang ating Alpha Esports. Samantala, 3-4 in the scoreline dito. A very small margin lang naman ng 1K gold difference ang inaabol ng ating PPG sa kalamangan nga ng ating Alpha Esports. But still, a lead is a lead. At yung lead na yan, Yaku, nakakuha yan dito sa continuous pressure na ginagawa ng ating Alpha Esports on all lanes. Nahihirapan sila rito sa laning stage of the game. At ito, Sanji, Yaku, 4 katos na cancel pa ng ating Tired Cram. Slide na po urong lapag dito. May kasama pang magic burst damage. Pero Granzo, masyadong malalim dito. And he will fall down. Agawan na naman sa Turtle, Yaku. Nakakuha kanina ng Humble Kyle ang ating Turtle. Way of the Dragon ginamit, pero walang follow-up damage yan. Pasok sa Juro Aji dito. Tumusok. Call stop, isang 1-hit dito. Pero hindi pa rin mapipick off. At patay pa nga Yaku sa Juro Aji. And makukuha pa dito ni Humble Kyle ang ating Turtle. Tama ka dyan. 3-6 ang ating scoreline dito, mga kaibigan. Dalawa ang tigwak sa side ng ating PPG. Ito na naman yung tulakan sa Torre, Yaku. 2-0 na naman. Parang nga nangyari kanina, 8-0. Mga kaibigan, yung ginawa ng ating Alpha Esports sa ating PPG, mauulit ba ngayon yun? We will see. Ito muna, item check muna tayo habang walang pakbangan nagaganap. Dahil ang ating alis ng PPG, meron na siyang 3-core item. Pwede na rin ito, ha, pumalag, mga kaibigan, ha, para sa side ng ating PPG. Pero, wala. Pero grabe, Yaku, 1.4K ang kalamangan ni Humble Kyle laban dito kay si Juro Aji, Yaku. Laki nun! Medyo malaki yun, Yaku. Halos kalahating core item na kalamangan niya rito. And ako, una nga makakaboot, of course, ang ating Humble Kyle dito. And therefore, Yaku, may hirapan nga pumalag dyan ang isang si Juro Aji. Considering, Yaku, lahat ng pass dito ng ating si Juro Aji, eh, never burst down siya. Especially kanina dito sa may turtle fight, Yaku, kung saan with the Tempest of Blade, after niyang bumaksak, inabangan siya rito ng ating Lapu-Lapu with a Heavy Sword State, patay ang ating si Juro
Kuro Aji. Pero eto, as you can see, Yaku, dahil nga sa mga push na ginawa ng Alpha Esports dito in all lanes, nahihirapan sila ngayon lumining. Hindi sila pwede magpakita mag-isa dahil kaya-kaya nga sila ng kanilang kalay dito. As you can see dito, lapu-lapu, hindi siya matapatan ni Granzo. Hindi siya, hindi niya kaya mapag 1v1. Pero middle lane, babasagin na ba? Pasukan na ba? Eto na, Humble Cat pumasok. Pero eto at backline, mga tabay, ang ating Crack Express. Pero hindi ito tuloy yan. Talagang nag-aabang lang sila rito. Pero eto, 4-4 sila pag na. Pero makakatakas pa ang ating Humble Kyle. Sayang kung nanakbak yun. Definitely, napitas doon mga tambay ang ating Humble Kyle. But anyways, eto na ba, umaabati na ang ating PPG. Pero ang ganda ng pwesto Yaku ng Cold Snap. Pag siya hindi napansin dito, sigurado patay ang isang Linggaling Yaku. Si Linggaling ang target niya dito eh. He's waiting for that orange buff. At eto na, Magic Burst Damage! Linggaling will fall down. Yun yung sinasabi ko, Yaku. Yun yung sinasabi. Si Linggaling ang target niya doon. Linggaling, huli ka Balbon, saan ka pupunta? Mukhang mababawian ng Alpha Esports ang ating PPG dito. At sila naman ngayon yung malalaglag sa ating Tambay League. Grabe, Yaku, pinakita rito ng ating Alpha Esports. Both teams natin so well-deserved naman nalo. Pero isa lang ang pwedeng umabante dito sa ating torneo. Ang pero, ganda ng laban. Solid. Kumbaga walang tapon dyan, pare. Kahit alam. Sino dyan, kaya nga umubos ng benteng team eh. Kahit yes. Sino dyan, PPG man o Alpha Esports. Kaya ako, latagan mo ng benteng team na normal. Yung normal lang na team, pare. Sigurado, uubusin nila niya ako. Yung pare. Nako, talaga naman dito. Wag lang itulad nila. Malalechon niya ako itong dalawang team na to. Talagang walang tapon, lahat kain, mga katambay. Pero let's see, dahil eto na magkakabang. Nga pala, Yaku Monty. Siyempre, baka nakakalimutan nila. Secured ang third spot kung sino man matalo dyan. Yes, kung sino matalo will be the third placer nga dito sa ating season 16. At siyempre, yung mananalo niya ako, secured second spot. And the chance to win nga, at the chance na lumaro sa ating sa ating grand finals ng season 16. And syempre, Yaku, yung chance na yun para maging kampiyon nga dito sa ating liga. Pero eto, Yaku, Lonely RD with that recall. Nire-recallan sila dito, Yaku, ng ating Lonely RD. Nahirapan silang linyahan yan. Yung lapu-lapu, napaano sila dyan? Laging lamang dito. All lanes ang ating Alpha Esports. As you can see, Yaku, hindi sila nakahawak ng Tori dito. So therefore, masabi talaga natin dito na sobrang lamang na lamang ng ating Alpha Esports in the laning stage of the game. Dahil hindi sila nakahawak ng Tori, Yaku. Nako, this is not looking good for PPG. Although, yes. Iman lang nakalagpas, pare, ng Reaper. Nako, siguro hindi marunong lumangoy, Yaku. Eh, mahirap yan. Kapag hindi ka marunong lumangoy. Pare, ang babaw na nga. No? Lalagpas ka ng ano. Grabe, Yaku, gadib-dib yung Reaper na yan. Gadib-dib yan ng pato, eh. Pag lumangoy dyan yung pato, kung di gadib-dib yan, sigurado. Pero eto na nga, mga tambay. Talampakan lang, ikutay. Pero eto, syempre, ha, 7-3-7, mga kaibigan, mababa naman, eh. Mababa. Mababa talaga yung scoreline dyan. Ang pinagbabasihan talaga dyan, pare, pera. Uy! Yung laki ng lamang sa gold ang ating Alpha Esports. Halos pumapalo ng... Anim yan. Oo, correct. 3 to... Ano, 3 correct eh. Pwede. Naku, yeah. Going na nga 7K ako and there we have it, 600 na lang, 7K gold difference na. In favor yan ng ating Alpha Esports. And it seems like Alpha Esports dito, tamang pre-slain lang, tamang quarantine sa PBG. Waiting for the opportunity para sa ating level 2 enhanced lord for them to take to end this game. Pero let's see kung magkakaroon ba ng comeback. Remember mga katambay, yung dalawang panalo ng PBG rito nang galing sa comeback. So comeback Israel nga ba is real? Dahil Alpha Esports one win away para umabante dito sa ating grand finals ng ating season 16. Samantala, PPG Yaku, naku, isang kamay na lang ang nakakapit dito. Pero ang inaabangan ng tao, mga kaibigan, syempre iniisip nila, ito nga PPG and Alpha, parang parehas tong nilaglag naman. Ano, Archangel Yaku. Archangel. So, uulitin na ba? Uulitin lang nga ba ng ating Archangel to, parang magiging sitting pretty ata Archangel, mga kaibigan. Ha? Pero syempre, hindi tayo pwede pakasiguro. Baka mamaya, kung manalo yung Alpha dito, may nakahanda na sila. Doon na pinanood nila ng maigi, no? Yung yes. Laban nila nung Archangel. Pero, Porto, no? Porto, tama ba ako? Porto. Yes, ako Porto naging Porto. Scoreline nila. At yung ating PPG naman niya ako is 4-1. Ay, hindi. 3-1. Ang naging... 3-1 muna. Ay, hindi. 3-0 ba? 4-1 yata. Hindi, Yaku, yung PPG tsaka yung ating 3-0 yata, Yaku. Hindi, 4-1. 4-1 din ba yun? Hindi, peso 5 lang yun eh. Ay, 3-1. 3-1.
Yes, pero eto. Pesa 5 lang ngayon, 3-1. Oo. At eto, Yako, 6 seconds away, lalabas ng ating level 2 enhanced lord, mga tambay. At grabe, zone out dito, members ng ating PPG. Aabanti ba? Magkakalusuban ba? Samantala, Tarkram dito with the vision provided for the side ng ating Alpha Esports. Magkakapasokan na. Eto na, humble ka, mga tambay, with the shuriken toss. Pero eto, ang ating Tarkram pumas na. Way of the Dragon has been casted. Burst down dito, wala kang katulong na paano ka dyan. Masyado ka malalim. Knockback dito sa Angry Bird, pero walang follow-up damage dito. Conceal mula sa ating Yoshi Godkin. At na-reset nga ang ating Lord Yaku dahil masyadong malalim Tarkram dito at wala silang magagawa para kuhanin ang ating level 2 enhanced Lord. Yun o, mga kaibigan. Pero syempre, ganun pa rin ang ating scoreline. 4-7 ang ating score. Pero naiangat sa 8,000 piso na yung lamang ng ating Alpha Esports. Wala silang pakialam sa killings dito kundi sa objectives dahil 5 tore na yung binasag nila laban sa ating PPG. At eto, up na yung ating Enhanced Lord, mga kaibigan, level 2 na to. At nakabantay ang ating Yoshi, baka nagbabakasakali pare na makapag-contest dito sa ating Second Lord. Nako, eto na kaya ako, magkakaabangan na nga ba tayo rito sa ating Lord. Kailangan lang masyadong linawan ng mata ng PPG yung setup play na gagawin ni Cold Snap dahil sigurado mapipigyan sila niyan. At kung mamamatay man si Cold Snap yun, pwede na siguro good to go, no? Mga kaibigan, kasi may Lully RD pa pare, ang hirap makipagsabayan kay ano eh. Lapu-lapu eh. Tapos ganyan kaninipis, mga kaibigan. Although si Kebs lang yung pwedeng umano dito, makipagsabayan at si Yoshi. Kaso, di naman uunahin ni Lully RD. Yes. Lalapitan lang nito si Sanji eh. Yan ako. Eto na nga Yako, top lane dito, teaming up for members ng ating Alpha Esports. Pandeka, oh, conceal gameplay mga tabi, eto na, takbuhan na. Nako, pasukan na, Sir Chief, Tempest of Blade, ginamit na kagad dito ng ating Link. Samantala, Angry Bird, running low, pero makakatakbo. Tycram dito, naipit yata mga katabay, slide for all, walang blue. Walang blue buff, ang isang Sejuro Aji na nakawan siya ng ating Hayabusa at walang napitas doon Yako sa nangyaring engagement pero napatras, pwersa ng PPG. Will this be a Lord for the side ng ating Alpha Esports? Pero eto Yako, securing purple buff din ang ating ano rito, Hayabusa. Making sure na walang makukuha ang isang Sejuro Aji at hindi siya makakapangulit dito. Yes, he gets his orange buff pero yung purple buff mas mahalaga sa isang Ling para makapangulit nga siya for the energy. Ayun. Eto na, Yako at bottom lane dito. Granso, kaya naman sumabay Yako kay Lonely RD. Episode state, maagang binitawan. Nako, delikado dito. Si Lonely RD, Yako, wala na siyang ulti. Pwede siyang sabay natin Granso, pero Granso hindi nagmakulit dito. At clearing minion waves na talaga ang kanyang naging plano. 4-7 pa rin, no? Yako, wala talaga ng killings na nangyayari. Talagang turakal ng tore dito. Flowing blood, ginamit din paring Kebs. Lipat lang muna saglit. Dahil mukhang may co-contest nila yung second lord dito, mga kaibigan. Na-reset na to. Nice play dito para sa ating PPG para maitulak at ma-reset yung ating second lord na muntiga na makuha ng ating Alpha Esports. At hindi pa tapos ang ating laban dahil syempre ang Alpha Esports unti-unti na pinigla na. One hit delete, mga kaibigan, para sa ating Alpha Esports. Lahat na ginamit na ni Cold Snap at Angry Bird, mga kaibigan, yung kanilang mga skill para ma-secure yung second lord kasi mahusay makipag-contest yung PPG pare. Yes, kaya mahusay mag-retreat kaya ako sa Juro Achi. Kaya naman talagang all-out war binigay nila dito sa ating Lord Pit in order for them to take that level 2 enhanced lord, and that is marching right now dito sa ating bottom lane. Let's see mga katambay kung ano nga ba magagawa ng ating PPG to defend this level 2 enhanced lord na meron ng ating Alpha Esports. Conceal another dito coming from Tired Cramp Yoshi Godkin. Ano ka mo dito? Nako, eto yako nagkakarangan na pero yung middle lane dito binabasa pasok na matambay at eto na magkakapasukan na. Grabe, level 2 enhanced lord, basag na sigurado yung bottom lane dito ng ating PPG. Ulti na lang kasi po eh. Tsaka papalo sigurado yung Yako. Pera! Bagang! Pero naunahan siya ng ating Tamiya dito, mga kaibigan. Pero syempre yung third tower ng middle lane sinisimula na yan, pero sagot dyan 4 kantos sabi ni Sanji. Pero syempre nakapag solar system ang ating Angry Bird para makatakas siya sa 4 kantos ng ating Sanji. So mga kaibigan, mukhang isang tore lang yung nabutas ng ating Alpha Esports at dito
sa bottom lane yan ng KPG. Nako, mukhang magkakaroon ng comeback Israel dito sa ating bakbakan niya ako. Pero eto, sa play na may depensa na, Sanji rito. Pasok na si Juro Aji, tumusok ka pinasong konti. Pero eto, Lonely Arly, nako, tamang ikot lang. Eto ulit ang puwersa ng Alpha Esports. Hindi pa kami tapos, sabi nila rito. No ID, no entry nila pag narito, Grak Express as well. Pero eto, nagkauntugan, dalawang core natin dito. Nako, sumapak na ang ating Grasso. He is running low. Way of the Dragon palabas. Pero eto, nagkamali pa yata. Pero walang mapipick up dyan. Beautiful defense shown here, mga tambay ng ating PPG. Grabe ang higpit ng bakbakan, mga tambay. Saktong atrasan na naman. Magkabilang kumpinan si Juro Aji with the vision dito. Pero medyo delikado pwesto niya, mga tambay. Yoshi, good kid. Papasok na. Agawa ng purple buff. Flowing blood in. 3-man stun! Naku, ubus yata na! Ito, ubus yata ay Sir Chief, mga katambay. Isang kabunta. Pero humble guy, running low sa kanyang Ayabusa. Immortality, nag-pop. Tempest of Blade. Hindi ito. Ayan na! Baksak dito. Tumalong na naman! And 2 men down sa side ng Alpha Esports. Ito na yata yung comeback Israel na naman. Coming from the side ng ating PPG. Tier 1 turret at mid lane. Babasagin na. Yes, basag na yan. Dire-diretso na bang basagan ang gagawin nila dito. At the top lane si Juro Aji taking down the tier 1 turret. Bottom lane naman, nakadepensa ang ating Granzu. Sabay atras dito ng ating Yoshi God Kid. Sabay secure Jaco ng purple buff dito ng ating Alpha Esports. Si Juro Aji, tamang nako naman ang orange buff. A beautiful play shown here by PPG. Grabe naman, Everside attitude naman para sa side ng ating PPG. Mga kaibigan, ganda ng clutch play na ginawa doon at na-pick up nila dalawa sa mga importante player ng ating Alpha Esports, Humble Kyle and Cold Snap dito. At mukhang titirayin na nila itong second tower ng ating middle lane. Pero syempre, nakabantay dyan ang ating third crown. Pero natin up yan para mapigilan mo ang exe ng ating at lakas ng ating PPG dyan. At atras muna ang ating si Juro Aji. Yes. Muna ng kanyang jungle creeps dito. Tamang nakaw lang sa side ng ating red team. Pero syempre, brute force nakabili ng ating Humble Kyle para naman sa ating 8 Alpha Esports. Pero ito, mga kaibigan, pero syempre, tingnan muna natin dahil last 30 seconds, mga kaibigan, pwede pa palang makabangon ang ating PPG sa tulong ng ating Kibs. Ako, talaga si Kev siya ako magiging susi rito. The one true carry ng ating PPG with that Alice. With that 3-man stand, definitely ako kanyang tumunaw dito. The problem dito with Alice siya, kung hindi siya kasi pwede pumasok agad-agad. Especially knowing Cold Snap is buhay dito together with Angry Bird. Yung magic burst damage dito ng Kadita together with Lunox, kayang-kayang i-burst down ang Alice dito ng ating Kev. Pero ito, top lane mga tambay, lapu-lapu. Pushing that lane at may nakaabang pa. Alam nila yung rotation dito, Yako. Ito, papasukan nila si Juro Aji. Alam nila rotation dito na isa si Juro Aji. Pero si Juro Aji, meron siya. Makakatakas man ito, Yako. With that Tempest of Blade. Pero lagi na lang, Yako. Lagi siya naabang parang dyan. Parang ganun lagi. Sa pwesto na yun, Yako. Pero continuously, Yako. Ginagawa pa rin niya kanya. Yung kanyang pag-segue na yun na mag-isa. Medyo risky, medyo delikado, especially Yako dito. One miss you die sa scenario nila dito. Not to mention, basag na yung isang linya nila dito. So, kaya Yako wala na sa pera to. Yes, Yako, wala na. 63k Yako, definitely last core item binubuo na ng lahat ng kapunan dito. And as you can see, Yako dito, 2 out of 5 members ng Alpha Esports has their immortality. Same thing din naman dito sa ating PPG. So meaning to say, mga tambay, the gold difference doesn't matter anymore. This will be a matter of execution. Sino ang makakaangat dito sa ating execution? Yan ang malalaman natin. Sino unang masisira ng determinasyon, ng konsentrasyon, sigurado, mapipick up dito. Tama ka dyan, Yako, pero nakaposisyon ng ating Alpha Esports dito. Pero ito yung mga time na talagang kailangan ng PPG na i-contest for the second time ang ating Lord, mga kaibigan. Pero there you go. Ito, binabawasan na ng ating red team. Galing sa likod ang ating Yoshi, mga kaibigan. Pero grabe yung Kebs dito. Nako, mapipigil ang ating Kebs ng PPG. Delikado ang buhay nila. Pero ang ating Yoshi dito gumamit ng Way of the Dragon. Pero not enough damage yan sa side ng ating Alpha Esports para makapitas sila ng ating Alpha. Naku, napa-SS pa ang ating Cold Snap yun. Para saan kaya yun, pare? Naku, eto, delikado, Yako. Napa-SS pa rin nito. Si Cold Snap, Yako. Play safe lang, play safe lang. Siguro, Yako. At tamang vision lang din siya rito. Siguro, nag-anticipate siya na papasokan siya ron. Kaya sinabay niya ng ulti. Yun nga lang, di ganun nangyari. Pero Yoshi God can still for the vision dito. For the side ng ating PPG. Lord natin, na-reset na naman dito. Kaya pa mag-contest ng PPG. Kahit apat na member lang na tira sa kanila dito. Samantala, Humble Cal, nandito na. Kasama nga Lunox, matabay, and Cold Snap as well.
taking down this Lord. Pero nasa na Yako ang ating Link? Nakabang na dito with his purple buff. Pwede siya numakaw dito. Medyo crucial ang labanan dito kahit sa Alpha East. Clutch na ito! Link kamaring! Clutch na naman! Kinabakta! Pero ito! Takot ang buha naman, Sir Chief. Angry Bird running low. Patay siya rito. Pero yung Lord natin running low, mga katambay. Yoshi good kid. Immortality has been popped. Ito na mga katambay. Lonely RD nagwawala rito. Si Juro Aji hindi nakakuha ng Lord. Nakakuha pa rin ng Alpha Esports. Killing spray baksak dito. Yoshi good kid. But Humble Cal is down as well. 3v4 situation. Immortality nag-pop. Naiwan na rito. Delikado. Winter Truncheon. Fight time ng contest. Si Juro Aji managed to escape. 4 cantos. But Evil fall down. Grabe. 2-4-2 ang trade sa clash na yun. Mga kaibigan, maipit yata ang ating Sanji dito. Pero still, syempre, third cam lang yun nandyan. At ito, to the rescue. Flowing blood with the blood ad. Pero syempre, punta lang yan dito sa may bottom lane. Pero grabe yung sayang yung abang ng ating Grants doon sa may bandang parking lot. At binanata niya si Angry Bird doon niya ako. Yun yung, yung momentum ng ating PBJ. Pero sa pagkakataong yun, hindi ka na makakaulit sa Alpha Esports, pare. Alam na yun. Yes, pero ito yung mga makakadepensa naman yung tatlong miyembro na naiwan nga sa ating PPG at walang magagawa ang ating Alpha Esports Yaku to push the tier 3 turret ng ating PPG. 8-10 in the scoreline Yaku, just a 2K goal difference in favor yan ng ating Alpha Esports. Yaku, swerte rito na pick up nila si Humble Cal kung hindi Yaku tapos ang Sigur. ML. Oh, tama. Tapos ang ML doon Yaku kung si Humble Cal hindi nila napitas dito. Pero because of that, mga katambay, hindi nga nagawang tumulak ng tatlong miyembro na natira mula sa Alpha Esports. And Yaku, late part of the game, mukhang comeback Israel ang ating masasaksiyan. Not to mention, cold snap dito, mukhang hindi niya gamay gumamit ng isang kadita at hindi naging epektibo rito. Although, maganda KDA niya rito with 2 kills, 2 death and 5 assists. Pero Yako, wala siyang mga explosive gameplay compared natin sa isang Sanji pag gumamit ng kadita. Ayun, eto, 8-10 ng ating scoreline dito, 2 puntos ang lamang ng ating Alpha Esports. Pero hindi na nagmamatter dito yung gold and killings. Ang kailangan dito, execution! Lumalapit ang ating Seijuro Aji, pero Shepard, shadow kill! Ginamita na pero nag-distribute yung kanyang damage at walang mamamatay sa side ng PPG. Yes, pero eto Yako, hindi nga nakomit yung Tempest Blade pero 4 cantos ginamit na rito mga tambay. Nasa loob sila ng 4 cantos at last dito, securing the purple buff for si Juro Aji. Sabay tusok, tag, cram, kalate, buhay, ipo force bumaba. Another tusok coming from si Juro Aji. Yoshi, good kid with the vision, trying to push out the members ng ating Alpha Esports pero Lonely RD umabante with the twin blades. Blowing blood in para dito sa ating Alice. Pero eto, Dricado, Link natin running low. Magkakapasokan ba? No ID, no entry rito. Gak Express, binitawan na. Winter Truncheon, masyado yata maaga para sa ating Camps. And Camps, Immortality nagpapat. Eto, makakatakas pa. No, Camps will fall down. Eto ba, isa Yakos mabak na rito. Two men down side ng PPG. Pero Angry Bird, baksak na rin dito. Hammer! Fall down! 2-4-2 exchange! Takbuhan na! Nako, Immortality nagpap. Tempest of Blink! Tempest of Blink! Dito, single kamote yata ang mangyayari rito. 4 kantos ang kapunta, Sir Chief. At there we have it. Immortality has been popped. San tusok dito? San ka pupunta? Mabubuhay pa ba? Pero eto, Lonely RD, nakatakas pa. Ang lakas ng creeps, mga kaibigan. Hindi niya kaya. Nakatakas pa nga, Yako. Ang ganda ng laban, mga kaibigan. Pero ito, umuwi muna ang ating Lapu-Lapu. Kaya niya bang depensahan to? Dahil 40 seconds pa ang kanyang aantayin, Yako Monti. Yes. Ito na, si Juraji. Lonely RD pumasok na. Gamit ang kanyang heavy sword stake, mga kaibigan. Tempest of Blade, Mother Father. 4 katos, yamit na. Pero mga kaibigan, klaso dito. Left and right cook combination. Pero still, mga kaibigan, uwi muna. Lock Tower para sa ating Seijuro Aji. And there you have it, PPG, what a game, number 6. Grabe, napakaigpit ng laban, mga katambay. What a game. Hindi what a game patapos ang ating nasaksiyan. Ang laban, hindi patapos ang ML. Tawagin nyo na mga kapitbahay nyo dahil dederecho tayo sa ating game number 7! Grabe, what a clutch play coming from the side ng PPG. Managed to take that game number 6. Tablado, 3-3 tayo at dediretso tayo sa game number 7. Grabe,
For me, Yaku, MVP of the game, siguro dapat mapunta yun kay ano? Kay Sejuro Aji. Si Sejuro Aji, pare. Maganda yung kanyang pinakita ron, mga katapay. Sejuro Aji. Iba yung kanyang clutch play. Yes. Na ginawa dun. Talagang, yun ang core. Yun ang masasabi mong core. Talagang top of the line. Top Yaku. Of the line. Bumuhat. Ako, grabe. Pare. Talaga naman top of the line indeed, mga Sir Chief. Grabe. What a clutch play shown here by PPG. Managed to take that game number 6. Kinabahan yata kapirasong konti at pa esports sa nangyari. Yaku. Oo. Sulit ang panonood. Sabi nga rito ni Ethan and Quinto Young. Uy, oh, yes. Uma yon, Kyle. Sabi ni Christian Riego. 3 times na comeback. Sunod-sunod, ha? Sabi three times na comeback na ba yun? Hindi pa, Yaku. Napospon yung isa. Dalawa, napospon. Tapos. Oh, napospon yung isa. Dalawa, yes. Tapos is napospon yung isa ngayon. Oo. At eto nga tayo sa ating post-match, mga tambay, for the MVP. Sino nga ba? Well, as you can see, MVP of the game, walang iba kundi si Sanji with his 4 kantos dito sa kanyang team with 2 kills and 8 assists. Sabi niya, Jerome Sonko Serrano, parang Ginebra PPG! Kaba muna bago manalo! Grabe talaga, mga tambay. Grabe yung kaba na pinakita rito na ating PPG sa kanilang mga fans. But they managed to take that game number 6. Pero ito,